52 years old na si Noel Villie, isang guro sa Quezon City High School. Kung susundin ang mandatory retirement age sa 65 sa ilalim ng GSIS law, 13 taon pa magtatrabaho si Villie bago makuha ang maximum retirement benefits. Mas mabuti kung ibababa ng 56 nang sa gayon, makapag-relax sa mga guro at ma-enjoy nila mga benefits. Kasi kalimitan, pagdating ng 60-65, medyo pagod na rin yung mga guro para sa kanilang pagtatrabaho. Pasado na sa House Committee on Government Enterprises and Privatization ang pag-amyenda sa GSIS Act of 1997 na nagbababa sa optional retirement age na 56 years old mula sa kasalukuyang 60 years old. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na siyang pangunahing mayakda ng panukala, malakas ang clamor o panawagan hindi lang sa mga public school teachers, kundi sa lahat ng kawanin ng gobyerno na makapagretiro sana ng maaga. Ibig sabihin, 56 pa lang, pwede ka na makatanggap ng pension. No, sa tingin natin, mas mainam naman yan. Kung ayaw nung magtrabaho nung empleyado, di makakalabas na siya sa servisyo with benefits. Pangunahing kondisyon sa panukala ay dapat nakapagservisyo na ang isang empleyado ng hindi bababa sa 15 taon at hindi pa tumatanggap ng monthly pension dahil sa permanent total disability. Base sa datos ng GSIS, ang average retirement age para sa mga kawarin ng gobyerno ay 62 years old. Sa tingin ni Tinio, indikasyon nito na marami ang naghahabol na makuhang maximum benefit na pensyon, kaya nananatili sa trabaho kahit senior citizen na. Bukod sa maagang makapagpapahinga mga kawarin ng gobyerno na kapagsilbi na, pagkakataon din daw ito para sa mga mas nakababatang miyembro ng workforce sa Pilipinas. Magkakaroon ka ng bagong dugo, kumbaga, sa public service, lalo pa ngayon at pinakamalaki ang bilang ng ng mas batang mga empleyado sa ating workforce. Nakatakdang pagdebatehan sa plenaryo ng Kamara ang panukala. Ivan Mayrina, GMA News.